Malusog na buhay, mga kahardinero. Sama-sama nating pangalagaan ang ating kalikasan para sa ating kalusugan. Welcome to my channel, Food Garden. Ngayon, samahan niyo naman akong magtanim ng siling labuyo. Ang sili ay isa sa mga pangunahing sangkap na ginagamit natin sa pang-araw-araw na lutuin. Kaya naman napakalaking pakinabang kung meron kang tanim nito sa inyong bakuran. Ayon sa mga eksperto, ang sili ay mayroong vitamins and minerals gaya ng vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin K1, copper, at potassium na tumutulong palakasin ang ating resistensya, nakapagpapagana kumain, nakatutulong sa maayos na daloy ng ating dugo, at pinabababa ang tsansa na magkaroon tayo ng sakit sa puso. May mga pag-aaral din na sinasabing ito ay nakakatulong upang maibsan ng sakit dahil sa heartburn na dulot ng acid reflux. Maaari rin daw itong makatulong sa pagkabawas ng timbang dahil madali kang pawisan kapag kumakain ka nito. Okay, tara at magtanim. Bago tayo magsimula, ihanda mo na ang kakailanganin. Ito ay ang mga sumusunod: seeds, soil, seedling tray, fertilizer, insecticide, spray bottle, at shovel. Okay, start na tayo sa step 1, prepare seeds. Kung walang available na buto ng siling labuyo sa inyo, ay pwedeng-pwede nating gamitin ang siling na bibili sa palengke. Mas makakamura pa kayo kung ganito ang gagawin nyo. Kung bibili ka kasi ng mga buto nito, karaniwan nasa 50 to 100 pesos ang bentahan nito, depende sa dami at kung saang store mo bibilhin. Napakadali lang naman magkaroon ng mga buto nito. Kumuha ka lang ng isang sili or kahit yung natuyo na sili sa kusina, tapos kunin mo yung mga buto. Pag nakuha nyo na ang mga buto nito, ay bilad nyo lang po ng 3 araw at maaari nyo na itong gamitin pang kunla. Step 2. Prepare soil. Habang binibilad mo ang mga buto nito, ihanda mo na rin ang lupang pagpupunlaan nito. Maaari kayong gumamit ng garden soil at haluan mo ng compost at coco peat. Maaari kayong makabili ng coco peat sa Ace Hardware at supermarket. Hanapin nyo lang sa gardening section. Pero kahit anong available na lupa dyan, pwede na yan para hindi na kayo gumastos pa. Kahit yung pinagsunugan ng mga dahon at ipan ng palay, pwede nyo ring ihalo sa pagpupunlaan. Step 3. Sow seeds. After 3 days, ito na yung binilad na buto. Maaari na itong ipunla sa seedling tray. Ayan, nakikita nyo naman. Ilalagay ko lang isa-isa yung mga buto sa bawat butas. Pagkatapos ay tabunan mo lang ng lupa at biligan. Pero kung wala namang seedling tray, pwedeng-pwede kahit sa paso o mga plastic bottle, walang problema yan. After 11 days, ito na yung tinanim kong mga buto. After 21 days, pwede na natin itong ilipat. Step 3, transplanting. Sa paglilipat tanim, humukay lang kayo ng 2 to 3 cm ang lalim at siguraduhin nating mataba ang lupang paglilipatan ng halaman. Ito na po ang galing sa seedling tray at pwede na nating itanim. Siguraduhin ring nakatayo ng maayos ang halaman at saka natin tabunan ng lupa ang paligid ng halaman. Dinan nyo rin ng bahagya ang lupa para hindi madaling matumba pag dinilikan. Nakikita nyo, lumabas na yung true leaves ng sili. Isa rin itong palatandaan na pwede na natin itong ilipatanim. 21 days after transplanting, ganito na po ang itsura ng aking nilipat tanim.
Kung susukati, nasa 8 to 10 inches na ang kanilang taas. Kapag ganito nakalaki ang inyong tanim, ay pwede na natin itong i-prune. Step 4, pruning. Sa pag-prune po ng halaman, ay maaari ninyong gupitin yung talbos ng sili. Napapansin nyo, sa bandang tuktok nito ay wala ng mga talbos nito. Kakatapos ko lang kasing mag-prune. Mahalaga ang pag-prune dahil nakakatulong ito upang magkaroon ng maraming sanga at magkaroon din ng maraming bunga. Kasabay nito ay pwede na rin tayong maglagay ng fertilizer. Proceed tayo sa step 5, add fertilizer. Hanggat maaari ay gumamit tayo ng organic fertilizer gaya ng compost. Di mo na kailangan lumayo dahil galing lang ito sa ating kitchen scrap. Makakatulong rin ito sa pag-segregate ng ating basura. Maganda rin na gumamit ng balat ng itlog dahil mataas ang calcium content nito. Madali lang naman gumawa nito. Ipunin nyo lang yung mga balat ng itlog at isangag o i-oven para mas mabilis lumutong yung mga balat ng itlog. Kapag malutong na ang mga balat, ay pwede na natin itong durugin gamit ang kamay. Kung meron naman kayong blender, mas maganda para mapulbos nyo ito ng mabuti. Kapag napulbos kasi natin, mas madaling ma-absorb ng mga halaman ng nutrients nito. Kapag nadurog o napulbos nyo na ang mga balat ng itlog, ay pwede na natin itong ilagay sa ating tanim. Isaboy nyo lang ito sa paikot ng halaman, tabunan ng lupa, at diligan. 30 days after transplanting, ganito na kalaki ang aking tanim na sili. Ito na ang resulta ng pag-prune at paglalagay ng fertilizer. Makikita nyo naman, dumami na yung mga sanga nito at berdeng-berde yung mga dahon. Palatandaan na healthy ang ating tanim. Mapapansin nyo na nakaumbok ang lupa sa paligid ng halaman dahil napansin ko na hirap sipsipin ng lupa ang tubig kapag masyadong siksik ang lupa. Kasi minsan kala mo basang-basa na yung lupa, pero kapag binungkal mo ay tuyo pa pala ang ilalim. Kaya maganda na binubungkal natin paminsan-minsan ang paligid ng halaman upang makahinga ng maayos ang halaman at masipsip ng maayos ang tubig sa tuwing didiligan. Mapapansin nyo naman, maliit lang naman ang lupa ang aking pinagtataniman, pero kapag namunga ang lahat ng yan, naku, sobrang sobra pa yan sa pang-araw-araw niyong pangailangan. Forty-five days after transplanting, ganito na kalaki ang mga tanim kong sili. Mas humaba na ang mga sanga at mas malago na rin ang mga dahon nito. Mapapansin nyo, medyo malalapit ang distansya ng mga tanim kong sili kasi nga maliit lang naman yung space ko para sa pananim. Pero kung may mas malaki kayong lupa, mas maganda kung mas malayo ang distansya ng bawat puno para hindi magkadikit-dikit ang mga sanga ng mga sili. Mas maganda kung mga isang metro ang layo ng bawat puno para makarangkada ng maayos ang mga ugat nito. Pero kung ngayon pa lang din kayo magsisimulang magtanim, mas maganda kung magsimula kayo muna sa maliit. Para kung hindi man maging successful ang inyong tinanim, hindi ka gaanong manghihinayang. Sa pagtatanim, asahan mo na may mga pagkakataon na hindi nagiging maganda yung resulta ng ating tanim. Lalo na kapag tinamaan ng peste o binagyo ang iyong tanim. Kasama talaga ang mga peste sa pananim, kaya dapat aagapan mo na ang mga sakit sa halaman bago pa ito lumala. Kaya dapat meron kang nakaabang na insecticide para sa iyong halaman. Step 6, apply insecticide. Madali lang naman gumawa ng organic insecticide. Hindi nyo kailangang lumayo dahil nasa kusina lang naman natin ang mga sangkap para dito. Pagaluin nyo lang ang isang litrong tubig, isang kutsara ng dishwashing liquid, at mantika at pwede nyo na itong pang-spray sa inyong tanim. Kung hindi pa rin nawala ang mga sakit ng halaman, mas mabisa kung haluan nyo ng diniktik na bawang at sibuyas at sili. Naiirita kasi sila sa amoy ng bawang at sibuyas at sa anghang na galing sa katas ng sili. Tandaan nyo lang sa pag-spray ng insecticide, basahin nyong mabuti ang halaman,
lalo na sa bandang ilalim ng mga dahon kasi doon mas madalas nagtatago ang mga insekto. Isama nyo na rin ang buong katawan ng halaman at paligid dito para hindi nabalikan pa ng mga insekto. 51 days after transplanting, mapapansin nyo na marami ng mga bulaklak at nabubuo na rin ang mga bunga nito. Ayan, nakikita nyo naman, medyo lumaki na rin ang mga bunga. Berdeng-berde ang mga kulay ng mga bunga nito. Ibig sabihin, malusog ang halaman. Ito na rin yung masayang part ng pagtatanim na nakikita mo na namumunga na ang iyong mga tanim. Mapapansin nyo rin na may mga hindi pa nabubuong mga bulaklak. Makakatulong kung kakalugin nyo araw-araw yung mga puno para mabuo yung mga bulaklak. Nakakatuwang pagbasta ng mga tanim kapag may mga bunga na ito. Noong una, hindi ko rin akalaing magiging ganito kaganda ang mga tanim naming sili. Kasi pinagtulungan lang naman namin itong tambakan ng lupa during ECQ. Bago kasi mag-ECQ, semento lang ang ilalim nito. Mapapansin nyo naman sa date kung kailan ako nagsimulang magtanim. Ito na rin ang ginawa naming libangan sa araw-araw kasi nga hindi naman pwedeng gumala. Kaya habang naghihintay tayo na bumalik sa normal ang lahat, maaari nating gawin itong libangan para hindi tayo mainit. Napakaganda ang stress reliever din ito pampaalis ng takot at pangamba na dulot ng mga hindi magandang balita nating naririnig at napapanood sa araw-araw. Kaya kung meron kayong maliit na space para pagtaniman, sabayan mo na rin ako sa pagtatanim. Actually, marami na rin nawiwili sa pagtatanim ngayon simula nung nagkaroon tayo ng quarantine. Marami rin kasing nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Kung naghahanap kayo ng pagkakakitaan, pwedeng-pwede nyo rin itong gawing negosyo. Meron nga ako napanood na dating engineer sa barko, nag-invest lang siya ng 5,000 sa paghahalaman, ngayon 10,000 na ang kinikita niya sa pagbebenta nito online. Step 7. Harvesting. 75 days after transplanting ay pwede na tayo makaharvest sa sili. Biruin ninyo, yung apat na siling kinuhanan ko ng buto, marami pang natira doon. Pero tingnan nyo naman, sa ilang pirasong buto lang ang daming bungang kapali. Binilang ko nga ito, nasa 30 mahigit na puno. Ibig sabihin, kahit sa isang sili lang, marami na kayong matatanim dito. Kita nyo naman ang lalaki ng mga puno at ang tataba ng mga bunga. Medyo lanta lang yung mga dahon nito dahil sa sobrang init ng panahon. Sa dami ng bunga nito, marami kang pwedeng paggamitan nito. Kung mahilig ka sa maanghang na sausawan, kahit araw-araw pwedeng-pwede kang pumitas dito. Ganito lang talaga sa pagtatanim. Medyo mahirap lang sa una dahil wala ka pang nakukuwang bunga, pero sa oras na makaharvest ka dito, ay matagal mo na itong mapapakinabangan. Ang puno ng sili ay tumatagal ng 6 to 8 months bago ito tumigil sa pamumunga. Basta alagaan mo lang ng mabuti. Napakalaking pakinabang na may tanim tayong sili sa ating bakuran para sa oras na kailangan mo nito ay hindi ka nalalayo pa. Isa rin ang sili sa mamahaling crop sa ating bansa. Grabe nga dati, diba, nag-trending pa nga ito dahil umabot ng 1,000 ang kilo nito. Kaya nga kung may tanim ganito, malaki rin na ang matitipid mo. Maganda rin gawin itong negosyo dahil hindi nawawala sa demand ng Pilipinas ang sili. Marami rin kasi sa mga Pilipino ang mahilig sa maanghang, mapaulaman o sausawan. Marami rin sa ating mahilig sa mga street food na pwedeng isausaw. Isa rin ako sa mahilig sa mga street food, pero simula nang magkaroon ng pandemic ay iniwasan ko nang bumili ng pagkain sa labas bilang pag-iingat na rin. Kaya nga ginawa ko ay bumibili na lang ako ng mga hilaw na street food at ako na lang ang nagluluto para safe. At dahil may tanim akong sili, sagana ako ngayon sa sausawan. Ngayon tingnan ninyo, nagdala rin ako ng ilang puno ng sili galing sa probinsya para kahit wala ako sa probinsya ay meron pa rin akong mapipitas na bunga ng sili.
Nilagay ko lang ito sa harapan ng bahay para expose sila sa araw. Nakikita nyo naman, siksikan yung mga halaman dito kasi wala talaga kaming pwedeng pagtaniman dito. Tingnan ninyo ang tataba ng mga bunga nito. Nilagay ko lang ito sa plastic bottle pero namunga naman ng maayos. Kaya kung wala talaga kayong lupa na pagtataniman, kahit sa paso o plastic bottle, pwedeng-pwede na yan. Ito, tingnan ninyo, pulang-pula na ang mga bunga, kaya pipetisin na natin yan. Meron pa rin mga bulaklak na hindi pa nabubuo yung bunga. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ang pagbubunga nito. Napansin ko lang din dahil sa tagulan na ngayon, ay nagkakaroon na ng sira ang ibang mga bunga. Ang sili kasi madaling magkasakit kapag madalas nababasa. Kaya kung magtatanim kayo ng sili, mas maganda December pa lang ay magpunla na kayo ng buto nito para buong summer ay meron kayong maaani nito. Mapapansin nyo rin kapag tagulan na ay tumataas na ulit ang presyo ng sili kasi mas mahirap mag-alaga nito tuwing tagulan. At dahil wala ng space dito, nilagay ko yung ibang puno ng sili sa kabilang kalsada kasi wala pang nakatira sa tapat namin. Eto, meron ulit isang hinog na bunga at marami pang mga namumulaklak. Sari-sari rin ang tanim ko dito, may tanglad, bell pepper. Tingnan nyo, madami pang mga berding sili kaya marami pa akong ma-harvest dito. Ayan, naka-apat na tayo. Meron din akong tanim dito na siling panigang. Ayan, tingnan nyo yung bunga. Kukunin ko na lang ngayon kapag magluluto na ako ng siniga. Meron pa dito sa bakanting lote sa tabi ng bahay namin. Marami akong tinanim na mga halaman dito. Para abang hindi pa nabibili, ay napapakinabangan. Ayan, may isang tornado. Meron ding puno ng kamansi. Ayan, nakikita nyo ang taas. At marami na akong nakuwang bunga niyan. May Indian mango, tapos ito pa, mga sari-saring halaman. Ito pa, may sili rin dito. Meron na rin isang hinog. Ayan ang kagandahan pag may tanim. Pipetisin mo na lang kapag kailangan mo. At nakakasigurado ka pang fresh ang kakainin mo. Maraming pakinabang ang sili. Pwede mo itong gawing chili powder or chili flakes para hindi ka mabubulukan ng bunga. Ibilad mo lang ito at durugin kapag malutong na. Tapos gawin mong chili garlic para may sausawan ka ng siomay. Masarap din itong binuburo sa suka. Kung paano magluto ng chili garlic sauce, abangan nyo yan sa mga susunod pang video ng aking gagawin. Kaya don't forget to subscribe my channel. Click the notification bell button, then click all para lagi kayong updated sa aking mga video. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, pakilike na rin at share sa inyong mga friends para marami tayong encourage pa na magtanim. At maimpluwensyahan natin na makibahagi sa pangalaga ng ating kalikasan. At kung meron kayong mga katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong. Lagay nyo lang po ang inyong mga katanungan sa comment section. At sisikapin ko pong masagot ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at sa iyo na magsusubscribe na ngayon. Mabuhay kayong lahat. Stay home, stay safe.